Mga kababayan, ang Southeast Asia kung saan tayo nabibilang ay tahanan po ng mga dambuhalang ahas sa buong mundo. Katunayan nga, ayon sa livescience.com, ang reticulated python na matatagpuan nga sa Southeast Asia ay pangalawa sa mga pinakamalaking ahas na nabubuhay ngayon. Umaabot ito sa halos 32 feet. Noong 2018 ay mayroong isang babae na natagpuan sa tiyan ng isang reticulated python. Isang 54 years old na nangangalang Wa Tiba mula sa Indonesia ang nilamon nga nito ng buo. Mayroon lamang haba na 23 feet or 7 meters ang ahas na lumamon sa babaeng ito. Noong bata pa ako, madalas na naikukwento ng aking lolo at lola na naikwento nga rin ng mga nakakatanda sa kanila ang patungkol sa mga ahas na kanilang nakita noon na kasing haba at kasing laki ng isang puno ng niyog. Sa mga nakikita natin ngayon sa mga balita, eh hindi maiiwasan at mapaisip na totoo nga ang mga kwentong iyon. Talagang mayroon palang mga dambuhalang ahas sa mga kagubatan at kasama ang Pinas sa tinatahanan ng mga higanteng ahas na ito. Kapag tayo ay dumako naman sa Brazil, sa napakalawak at nakakatakot na kagubatan ng Amazon, ay matatagpuan ang pinakamalaking ahas na nabubuhay ngayon, ang green anaconda na umaabot sa 33 feet ang haba. Nung una ay kwento-kwento lang ang ahas na ito dahil wala pa talagang actual na nakakakita. Pero pagsapit ng taong 2016, sa Brazil ay natagpuan ang world-breaking na green anaconda na umaabot nga po sa 33 feet ang haba at may timbang na 400 kilograms. At narito po ang actual na video ng ahas na yon. Makikita nga natin na napakalaki nito at napakahaba. Sa kanyang bigat na halos 400 kilograms ay siguradong hindi ka aabutan ng ilang oras kapag nadaganan ka nito. Totoo ang mga dambuhalang ahas, kaya ugaliing maging mapagmatsyag at maingat lagi. Pero alam niyo po bang mayroon pang mas malaki sa mga ahas na nabanggit kanina? Yes, as in, mas dambuhala pa. At yun ay walang iba kundi si Bess. Well, kidding aside mga kababayan, meron talaga. At madalas na namamalagi ang mga ito sa dagat. Ang malaking katanungan ngayon, saan nga ba sila exactly matatagpuan dito sa mundo? At gaano ito kalaki at kahaba? Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan. Titanoboa. Ito ang pangalan ng pinaniniwalaang pinakamalaking ahas na nabuhay sa kasaysayan ng ating mundo. Umaabot sa 42 feet ang haba nito o 13 meters at may napakabigat na timbang na higit pa sa isang tonelada or 1,200 kilograms to be exact ayon sa Britannica. Kapamilya ng boa at anaconda ang ahas na ito. Unang inilabas ang pag-aaral patungkol sa Titanoboa noong 2009 at pagkatapos ng 5 taon ay nakakuha ang mga eksperto ng bakas at mga buto nito sa isang minahan sa Colombia. Sa malawak at maalikabok na lugar na ito, nahukay ang mga buto ng Titanoboa. Sa estimate ng mga eksperto, around 30 individual na Titanoboa ang kanilang nahukay. At narito nga ang comparison ng buto ng anaconda na pinakamalaking ahas ngayon at ng Titanoboa. Makikita natin na ibang iba sila, tunay na mas malaki nga ito. Pinaniniwalaan na ang kanilang nahukay na buto ay around 50 to 60 million years ago na. Marahil sa mga panahon na ito, namuhay at naubos ang lahi ng Titanoboa. Pero hindi dapat makampante dahil baka nag-e-exist pa rin magpahanggang ngayon ang nilalang na ito at nagtatago lamang sa mga kuweba, sa ilalim ng lupa o di kaya sa ilalim ng dagat. Katunayan nga, merong mga species na dineclare ng mga scientist na nag-extinct na noong unang panahon pa, million years ago. Pero nagulat sila na ito ay nag-e-exist pa rin pala magpahanggang ngayon. Ito nga po ay natagpuan sa ilalim ng dagat. And speaking of dagat or bodies of water,
Ang mga Titan Oboa noon ay mahilig sa pamamalagi rito para maghanap ng kanilang pagkain. At eto naman ang itsura ng Titan Oboa base sa isang replika na ginawa ng isang artist na nagngangalang Kevin Hockley. Ginamit itong props ng isang documentary. Pero mukhang hindi lamang ang Titan Oboa ang nakakatakot. Mayroon pang close sa laki nito. Katulad na lang ng isang fossil na ito na natagpuan sa Egypt na tinatawag na Gigantopis Gartini. Makikita natin na talagang buong-buo pa ang bakas nito. Sa mga nakaraang video ay tinalakay natin ang walo-walo or banded sea crate, ang ahas sa dagat na napaka makamandag. Hindi ka na maaabutan ng 24 oras kapag nakagat nito. Alam niyo po bang may napakalaking ahas na katulad niya na nasa ilalim ng dagat? Iyon ay walang iba kundi ang Palaeopis colossus. Umabot sa 39 feet ang haba nito at ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, kayang lamunin ng bunganga nito ang isang buong pating. Ganun pa man, ang mga nabanggit ay mga prehistoric snakes na. Well, sabi ng mga scientists, wala na ito sa ating mundo. Sa aking opinion, di pa sigurado yun. Pero ang sigurado talaga ay ang green anaconda at ang reticulated python na namumuhay pa sa Southeast Asia kung saan tayo nabibilang. Walang sinasanto ang mga ahas na ito, lalo na pag gutom. Madalas na matatagpuan ang mga ito sa kagubatan. Pero malay mo, eh baka nasa kisame lamang ng iyong bahay. Tulad na lang ng nag-viral na video kamakailan lang. Mula sa Malaysia ang video na yan. Kaya dapat talagang mag-ingat palagi. Ayon po sa pag-aaral ng WHO, 81,000 to 138,000 ang pumapanaw taon-taon dahil sa ahas. Ang dami nun ha, sa Pilipinas ay maraming mga dambuhala at makamandag na mga ahas. Nandyan ang walo-walo sa dagat, ang king cobra or banakon, at ang sawa or python. Sa karagdagang datos mula sa WHO, tinatayang umaabot sa 5.2 million ang kinakagat ng mga ahas taon-taon. At marami sa mga ito ay mga Asyano kung saan naman tayo nabibilang. Tinatayang 2 million sa mga Asians ay nalalaso ng kagat ng ahas taon-taon. Yes, tama po ang inyong narinig. 2 million na Asians taon-taon. At sinunda naman ito ng Africa na nasa around 500,000 naman taon-taon. Di na nakapagtataka dahil malawak ang ating kagubatan. At sobrang daming ahas talaga sa Asia. Pero ang Brazil pa rin ang pinakamaraming ahas na sari-sari sa buong mundo ayon sa orisapost.com. At sa Pinas naman ay napakarami rin. Nung bata pa ako ay nakita ko ang napakalaking sawa sa kalsada sa gitna ng kagubatan. Sobrang laki talaga ng sawang iyon, mga kababayan. Hindi na namin ito ginalaw at hindi naman kami sinaktan ito. Kasama ko noon ang aking kababata na isang kilalang boxer na rin ngayon. Shoutout sa iyo, Sir Kenny Demisilio. Para sa marami pang konspirasiya at kalaman, patuloy lamang na tumutok dito. Ako po sa Evad PUP. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out. Boom!